May mga tanong po tungkol doon sa sinasabi na napabalita na meron daw pong miyembro ng armed forces na nag-e-escort doon sa may mga dalang milyong dolyar. Klinaro po natin ito, as I said yesterday, tatawag po tayo sa ating counterpart agencies na pinanggalingan ng balita, and that we did yesterday. At base po sa impormasyon hanggang latest kanina, ang binabanggit po, tumawag po tayo sa Department of Finance, particularly sa Bureau of Customs, upang tanungin ang tungkol sa balitang ito. At ang sinasabi po nila, categorically, hindi naman nila categorically sinasabi na miyembro ng armed forces yung sumasalubong doon sa sinasabing may mga dalang dolyar. Ang sinasabi po nila, rinire-review nila ngayon yung kanilang footage ng CCTV upang makita yung mga mukha nitong mga taong ito. But offhand, their information, raw information, are itong mga nagsumasalubong na ito are retired members of the PNP and the AFP that are now under the employees of security agencies. So malinaw po yan, wala pong miyembro ng Armed Forces of the Philippines na active. Well, even retired is still being verified, but offhand, yun ang sinasabi nila. But what we can assure our people, wala pong miyembro ng Armed Forces of the Philippines na bahagi nito at magiging bahagi nito. Hindi po natin sasayangin lahat yan. Tiwala nating makababayan kung ganito pong may isang sundalo o dalawa na masasangkot sa ganitong illegal na activity. Should there be one or two or any number na mapatutunayan natin based from our further and deeper investigation na meron nga, they do not deserve a second more in the armed forces. We will throw to them the weight of all our books, our regulations, and the military justice system.